Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Disclaimer guys, I don't speak Thai language pero I did my best to research about this case. Kung may mamiss man ako o maling information ang na-translate ko, please take note that I've only used Google Translate. So there's a possibility na things may get lost in translation. Kung ikaw ay fluent sa Thai, please let me know if may namiss ako sa kaso na pag-uusapan natin ngayon. Ang Thai actress na si Thang Monida ay namatay pagkatapos niyang mahulog sa speedboat na kanyang sinasakyan kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang katawan ay na-recover 38 oras pagkatapos niyang mahulog sa ilog. Ang mga otoridad ay idiniklara na isang aksidente ang nangyari. Pero ang mga tao ay hindi mapigilan na mag-isip kung may foul play ba na nangyari. Ating alamin at balikan ang kwento na nangyari sa sikat na aktres na si Thang Monida na mula sa Thailand. Si Thang Monida ay ipinanganak noong September 30, 1984 sa Bangkok. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay 5 taong gulang pa lamang at siya ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ama. Lumaki siyang relihiyoso at bata pa lamang si Thang Monida ay alam na ng mga taong nakapaligid sa kanya na gusto niyang magdakumpay upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ama. Noong siya ay 14 taong gulang, habang siya ay nasa loob ng isang department store, isang pangyayari ang nagbabago sa mundo ni Thang Monida. Isang talent scout ang nakakita sa kanya at nilapitan siya nito para alukin upang maging isang modelo. Ang scout ay binigyan siya ng business card at sinabi nito na pag-isipan niya kung gusto niyang pasukin ang mundo ng pagiging modelo. Umuwi si Thang Monida at pagkatapos siyang pag-isipan ng alok ay pinuntahan niya ang modeling agency at doon niya napagtanto na hindi peke ang trabaho. Pagkatapos siyang isalang sa isang shoot ay nagustuhan niya ang pagiging model. At mula noon ay nag-shoot siya ng iba't iba mga commercials sa loob ng ilang taon hanggang noong 2002 nang siya ay 18 taong gulang ay pinasok naman niya ang mundo ng pageant. Naging isa siya sa mga contestants sa Miss Teen Thailand pageant at nasungkit niya ang 4th na pwesto. Dahil sa exposure niya sa pageant, nakita siya ng mga talent scout at inalok siya na pasukin ang mundo ng showbiz. Noong 2003, sa edad na 19, nakuha niya ang isang supporting role sa isang television series at doon na nagsunod-sunod ang mga offers sa kanya. Pero kahit mukhang maganda ang takbo ng kanyang karera, hindi pinabayaan ni Thang Monida ang kanyang edukasyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at nakagraduate siya sa kursong Social Studies. Bukod dito ay isa din siyang Certified Nursing Assistant. Pagkatapos niya sa kolehiyo ay doon na siya nagdesisyon na maging full-time actress. Pumirma siya ng kontrata sa Channel 7 sa Bangkok at doon siya nagkaroon ng iba't iba mga palabas sa loob ng 11 taon. Noong 2014, nagdesisyon si Thang Monida na lumipat ng istasyon at doon na siya nakakuha ng mga leading roles na hindi lamang sa telebisyon pero maging sa pelikula din. Kung ikaw ay mahilig manood sa Netflix, siya ay mapapanood sa series na Bangkok Love Stories Innocence. Sa loob ng kanyang 24 na taon sa showbiz, ay tinagurian siya na isa sa mga A-list na aktres dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga ginagawa. Hindi lamang sa kanyang acting career masaya si Thang Monida. Dahil noong 2013, ang aktres ay na-engage sa isang aktor na si Tono. Ang kanilang mga fans ay hindi mapigilan na maging masaya para sa dalawa. Sila ay na-engage sa loob ng 2 taon at ang mga tao ay nag-expect na magkakaroon ng magkarbong kasalan ang dalawa. Pero nagulat ang lahat noong 2015. Ang lahat ay hindi mapigilang magtaka nang inanunsyo ng dalawa na sila ay hiwalay na. Ang kanilang mga fans ay nagtaka sa biglaan nilang paghihiwalay dahil wala silang nabalitaan ng mga chismis
na maaaring magdulot ng hiwalayan. Ang kontrobersya at ang pilit na pag-ungkat ng mga tao ng dahilan ng kanilang hiwalayan ay nagtula kay Tang Maunida na maging pribado sa kanyang personal na buhay. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, dumanas ang aktres ng depresyon na umabot na sa punto na gusto na niyang mawala sa mundo. 2 buwan pagkatapos ng hiwalayan, isinugod sa ospital si Tang Maunida dahil uminom siya ng maraming sleeping pills at naglaslas din siya ng kanyang pulso. Pero dahil sa agad siyang naisugod sa ospital, ay nailigtas siya ng mga doktor. Dinagsa ng napakaraming mga press at reporters ang ospital at ang nangyari sa kanya ay naging laman ng bawat pahayagan at telebisyon. May mga issue pa na lumutang na inaakusan sila ng publiko na gumagawa ang mga ito ng issue para malhis ang atensyon ng mga tao sa kontrobersya na kinakaharap ng gobyerno ng Thailand noong panahon na iyon. At para matapos na ang issue, si Tono ay nagkaroon ng press conference at itinanggi niya na may kinalaman ang gobyerno sa kanilang paghihiwalay. Nang makarecover na si Tang Maunida, pinasalamatan niya ang kanyang mga supporters at fans. Dinelete niya ang kanyang Instagram account at nagbukas ito ng bagong account para sa bagong simula at yugto ng kanyang buhay. Nag-move on na siya at pagkatapos ng ilang taon ay nagkaroon siya ng bagong boyfriend. Pero kahit matagumpay siya sa kanyang karera ay nagkaroon siya ng mabigat na pagsubok sa kanyang personal na buhay dahil ang kanyang ama ay na-diagnose ng cancer. Simula nang makumpirma na may malubhang sakit ang kanyang ama, sinigurado niya na palagi siyang nasa tabi nito na nasaksihan at nakita ng mga fans sa kanyang mga Instagram post. Pero ang pakikipaglaban ng kanyang ama sa cancer ay natapos noong 2021. Nang pumanaw ang kanyang ama, unti-unting bumalik sa kanyang buhay ang kanyang ina na si Panida at siya ay naging malapit dito. Ang isa din sa mga tao na palaging nasa tabi ni Tang Maunida ay ang kanyang kaibigan slash manager na si Edsarin o kilala sa tawag na Gatik. Hindi ako fluent o kahit basic ay wala akong alam sa lingwahe ng Thailand. Pero ayon sa nabasa ko at disclaimer, hindi ako ganun kasigurado kung totoo ang impormasyon na ito. Pero ayon sa isang local report mula Thailand, si Gatik ay nagkaroon ng relasyon sa isang lalaki na may asawa na at siya ay nabuntis. Noong panahon na siya ay nagdadalang tao, hindi pa legal sa Thailand ang magpalaglag. Naging legal lamang ito noong 2021. Sa takot na makatanggap siya ng pambabatikos mula sa mga tao dahil sa kanyang sitwasyon, bilang mabait na kaibigan, si Tang Maunida ay agad kumilos para tulungan ito. Hindi niya lamang binigyan ng trabaho si Gatik bilang kanyang manager, pero opisyal niya ring inampo ng anak nito na kilala ng kanyang mga fans bilang Easter. At silang tatlo ay magkakasama sa isang bahay. Makikita sa mga post ng aktres na mahal niya si Easter. Siya ang naghahatid dito sa kanyang eskwelahan at sinigurado niya na ang mga tutor nito ay magagaling. Mahilig sila magpalipas ng oras sa swimming pool at malimit silang lumabas sa kanilang mother and daughter date. Pero sa likod ng mga ngiti at kasiyahan nilang dalawa na makikita sa social media, ang mga mapanuring mata ng publiko ay hindi naman maiwasan na magsospecha at gumawa ng issue na di umano, kaya inampo ng aktres ang bata ay dahil sa wala itong kakayahan na magkaanak. Noong February 24, si Tang Maunida kasama ang 5 tao ay sumakay sa isang maliit na speedboat sa Chao Phraya River sa Bangkok. Isa dito ay si Gatik na kanyang manager at isang babaeng nagngangalang Sand na best friend ni Gatik. Kasama nila ang 3 lalaki na isang driver ng bangka, may-ari ng bangka at isa nitong kaibigan. Ayon sa mga witness na nakakita sa grupo, sumakay ang 6 sa bangka para pumunta sa isang restaurant upang kumain, uminom at mag-unwind. Nang makaalis na ang bangka sa pantalan, makikita sa mga social media posts ng aktres na ang lahat ay mukhang normal. Siya ay nakasuot ng isang one-piece na swimsuit na natatakpan ng mahabang damit. Ayon sa salaysay ng kanyang mga kasama sa bangka, bandang 10:40 ng gabi, pumunta ang aktres sa likod ng bangka dahil gusto nitong magbanyo.
Nang nasa likod na ito ng bangka, di umano ay hinawakan nito ang mga binti ng kanyang kaibigan na si Sans. Si Sans ay bahagyang nakahiga at hawak nito ang kanyang cellphone. At ayon sa kanya, habang ang aktres ay naihi, nag-iba ang direksyon ng bangka at nahulog ito sa tubig. Ayon sa kanila, nang hindi nila makita sa tubig ang aktres, agad silang nagpanik. May mga report na nagsasabi na naghanap ang mga ito sa loob ng 20 minuto at merong iba naman na nagsasabi na naghanap ang mga ito sa loob ng isang oras. Nang hindi pa rin nila makita ang aktres, doon na sila tumawag at humingi ng tulong sa rescue team na malapit. Nang dumating ang rescue team, nahirapan din ang mga ito sa paghahanap dahil sa sobrang kadiliman. Ang mga kaibigan at kasama ni Tang Monida ay bumalik sa pantalan ng alauna ng madaling araw at silang lahat ay umuwi sa kanilang mga bahay bago pa man dumating ang pulisya para matanong sila sa nangyari. Base sa local reports sa Thailand, sa loob ng 24 na oras, ang limang kasama ni Tang Monida ay hindi ginamit ang kanilang mga cellphones. Ang ina ng aktres, mga pulis at lahat ng mga taong gustong malaman ang nangyari ay ipinagtaka na hindi sinasagot ni Gatik ang kanyang cellphone. Kinabukasan, hindi tumigil ang mga divers at rescue team para mahanap ang aktres sa ilog. At makalipas ang 38 oras, ay lumutang ang walang buhay ng katawan ni Tang Monida. Agad kumalat at naging trending ang nangyari sa aktres at ang unang issue na nabunyag ay ang lalaki na nagmamaneho pala ng speedboat ay walang lisensya na mag-operate ng bangka. Nang ma-autopsy ang katawan ng aktres, merong isang mahabang sugat sa kanyang kanang hita na ayon sa medical examiner ay maaring resulta ng pagtama ng hita nito sa propeller ng bangka nang mahulog ito. Idinagdag ng eksperto na ang mahabang sugat na ito ay hindi ang dahilan ng kamatayan ng aktres dahil ito ay namatay sa pagkalunod na nasuportahan naman ang resulta ng autopsy dahil may nakitang mga tubig sa baga nito. Pero kung ang imbestigasyon ng mga otoridad ay sinasabi na isang aksidente ang nangyari, ang publiko naman ay hindi naniwala. Ayon sa mga tao, ang teoryang nalunod ang aktres ay hindi kapanipaniwala dahil ito ay marunong lumangoy. Ang ilog din kung saan siya nalunod ay walang gaanong malakas na agos kaya para sa kanila, kayang-kaya ng aktres na lumangoy papunta sa Pampang. Isa sa napakaraming mga kwestiyon ng mga tao ay tungkol sa speedboat na sinakyan ni Tang Monida. Ayon sa mga kasama nito sa bangka, ang toilet sa loob ng speedboat ay sira. Pero para sa mga tao, hindi nila maisip na bakit gugustuhin ang isang tao na umihi habang tumatakbo ng napakabilis ang bangka. Idinagdag nila na komportable ba talaga ang aktres na umihi kahit alam niya na may 3 lalaki siyang kasama? Makikita din sa mga CCTV footages na kumalat sa social media na ang speedboat ay malapit lamang sa pantalan, kaya ang mga tao ay hindi mapigilan na magtanong na kung kailangan talagang magbanyo ng aktres, bakit hindi na lang ito nakiusap sa driver na itigil ang bangka sa pantalan upang makaihi siya? Hindi rin nakalampas sa matinding panunuri ng mga tao sa internet ang katotohanan na ang aktres ay nakasuot ng one-piece swimsuit. Kung siya ay makapagbanyo sa likod ng speedboat, kailangan niyang tanggalin ang buong swimsuit para makapagbanyo. At kung ito talaga ang nangyari, ibig sabihin, ang kanyang pantaas na bahagi ng katawan ay maaaring naka-expose at hindi lubos maisip ng kanyang mga fans kung komportable ba ito na gawin yun kahit alam niya na may mga lalaki siyang kasama. Sa investigasyon ay lumabas na ang mga ginamit ni Tang Monida na wine glass at ibang mga gamit sa bangka ay hindi nila makita. Ang kaibigan ng aktres at manager na si Gatik ay kinuha at dinala sa kanyang bahay ang cellphone nito. Nang mapasakamay ng pulisya ang cellphone ng aktres, ay nadiskubre nila na binura nito ang karamihan sa kanilang mga usapan. Hindi nilinaw ng mga pulis kung ano ang mga ito pero ayon sa mga fans na walang tigil ang pag-iimbestiga sa nangyari sa kanilang mahal na idolo, ay hindi nila maiwasan na magtaka nang nabawasan ang mga post nito sa Instagram pagkatapos niyang mamatay.
Isa ding report ang lumutang ang nagsabi na isa sa mga lalaki na kasama ng aktres ay di umanong tumawag sa isang makapangyarihan na kaibigan para humingi ng tulong at payo pagkatapos ng insidente. Walang nakakaalam kung totoo ba ito, pero sa sitwasyon na tulad nito, maaaring ang lalaki ay talagang tumawag para humingi ng legal advice sa ganitong sitwasyon, pero kung ano man talaga ang dahilan ng kanyang pagtawag sa makapangyarihan niyang kaibigan, ay walang nakakaalam. Sina Gatik at Sanz ay dumalo sa isang press conference para maipaliwanag ang kanilang mga sarili. Pero ang kanilang press conference ay tila hindi nakatulong sa kanila dahil hindi nagustuhan ng mga tao ang kanilang mga sagot. Nang tinanong ng mga reporters si Gatik kung bakit hindi niya sinagot ang mga tao na gusto siyang makausap tungkol sa nangyari sa aktres, ay sinabi nito na siya ay pagod na pagod. Idinagdag niya na hindi niya sinagot ang tawag o mga text mula sa ina ng aktres dahil hindi ito isang scuba diver, kaya wala rin itong maitutulong sa paghahanap. Dahil dito ay para sa kanya, ang pagbibigay ng impormasyon ay hindi makakatulong sa nangyari sa aktres. Nang si Sand ay tinanong ng press kung bakit sila umuwi habang hinahanap pa ang aktres, ay sinabi nito na akala nila ay matutulungan ito ng mga rescue team. Pagkatapos ng press conference, tila hindi pa rin kontento si Sand sa kanyang mga sinabi, kaya nag-Instagram live ito para pag-usapan ang nangyari sa aktres at mas ipaliwanag pa ang mga nangyari. Napakarami mga video sa internet ang kumalat tungkol sa di umanong mga huling sandali ni Tang Maunida tulad ng video na ito. Makikita na ang alon sa ilog ay hindi malakas at ayon sa mga tao ay tila may nagsasabunutan sa likod ng bangka. Pero dahil sa hindi malinaw ang video feed, hindi klaro kung ito ba talaga ay parehong speedboat na sinakyan ng aktres. May lumutang din na isang video kung saan di umano'y isang tao ang nakakita sa aktres sa ilog, pero hindi niya ito tinulungan. Uulitin ko, ang mga videos na ito ay unverified dahil hindi itinanggi o kinumpirma ng mga pulis. Dahil sa hindi masyadong aktibo ang kapulisan sa pagpapatahimik ng mga espekulasyon ng mga tao, hindi matapos-tapos ang mga issue mula sa mga fans ni Tang Maunida. Isang issue ang lumutang na ang manager at kaibigan ng aktres na si Gatik ay nagseselos dito. Di umano ay bago mamatay ang aktres, ang dalawa ay nag-away tungkol sa pera. Ayon sa kumakalat na balita, gusto di umano ni Tang Maunida na palitan si Gatik bilang kanyang manager. At kung mapalitan ito, ibig sabihin ay mawawalan ito ng income. Ayon sa report, ang dalawa ay magkasama sa iisang bahay. Pareho nilang pinapalaki si Easter at si Gatik ay ginagamit ang mga damit at sasakyan ni Tang Maunida. Ayon sa kanyang mga fans, ay marahil nabibigatan na ang aktres sa mga responsibilidad. Malakas ang kutob ng mga fans na dahil dito ay gustong patayin ni Gatik ang aktres. Noong nakaraang taon, opisyal na idineklara na aksidente ang pagkamatay ng aktres. Pero inaresto ng mga otoridad ang lahat ng kasama ng aktres sa speedboat at sinampahan ng kasong reckless causing death. Kung mapatunayan na sila ay nagkasala, pwede silang makulong na aabot ng 10 taon at fine na 200,000 baht. Silang lahat ay pinayagang magpiyansa, kaya sila ay panandali ang nakalaya hanggang magsimula ang paglilitis. Ang ina ni Tang Maunida ay kalaunang tinanggap ang 30 million baht na danyos na inulok ng may-ari at driver ng speedboat. Nakatanggap siya ng pangbabatikos mula sa mga tao, lalo na sa fans ng aktres. Pero sa kanyang depensa, sinabi niya sa media na hindi na maibabalik pa ang kanyang anak, kaya wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang pera at patawarin ang driver at may-ari ng bangka. Pero idinagdag niya na kailanman ay hindi niya mapapatawad ang manager at kaibigan ng kanyang anak na si Gatik. Mahigit isang taon pagkatapos mamatay ni Tang Maunida, dalawa sa mga itinuturing na sospek ang nag-plead ng guilty sa kaso na isinampa sa kanila. Ang may-ari ng bangka at ang driver ay babasahan ng kanilang mga verdict sa April 28 at May 10 ngayong taon. Ang tatlong iba pa na kasama ng aktres ay naghihintay pa rin ng kanilang paglilitis.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!